Gagaroonin mo lang yung tubig, oh. Yung lubog, makapansin mo kung saan papunta. Nakalagay mo ng trap ng ganito, kailangan pababa ka lagi sa tubig. Yan, oh. Yung tubig pupunta doon. Yan, mga kanter. Pupuntahan natin yung trap na nilagay natin. Trap sa, ano, uwang bantak. Sana may huli ngayon. Umaga. Pagka ganito, mga hunter, pag naglalagay kayo ng trap, ganito, kung meron kayo mga ganyan, makagawa kayo. Maganda pag umaga yun. Kasi pagka tanghalin, pwedeng makalabas yung ano, uwang. Tsaka, meron kasing pumapasok na kasili. Hindi mo napuntahan ng umaga, lalabas. Kaya hindi mo naabutan. Kaya kailangan umaga. Yung iba pa nga, madaling araw talaga, yung madilim pa. So nga lang malamig, mahirap yung daan. Tsaka mag-isa ka lang, okay lang kung mag-isa mo ka. Delikado ka maglalakad dito. Kita mo naman yung lugar. Ngayon mag-isa lang ako ngayon. Kasi yung trap na ginagamit ko sa tatay ko yan. Gawa ng tatay ko. Kasi hindi ako marunong gumawa. Marami yan. 22 mahigit yan. Nung nakarambuan. Kaso nga lang, inano ng baha. Unang araw pa lang paglagay ko sa ilo. Kalaban mo lang kasi dito pag kaganito, katrap ka ng ano, uwang, baha. Kinakalaban mo dito. Pagka umuulan, maputik yung daan. Tsaka malayo kasi maputik, matagal ka maglakad papunta sa ilog. Tuloy-tuloy yung ulan. Baha na naman. Ano rin yung bantak. Kahit na lalaki pa ng bato, lalagay mo. Kasi laki ng tubig dito pagka bumabaha. Lalo na pag yung dalawang ilog ang ano, lumaki. Kasi hindi magkakatabi yung ilog na yan, kakalayo. Kaso ano, pag sabay silang bumaha, laki ng tubig. Kaya yung bantak mo walang ligtas. Nandito na tayo sa ilog, oh. Yung huli ngayon, iipunin muna natin. Meron akong dalang parang bantak din. Tigumanan. Ito. Gawa lang dito ng kawayan. Yan. May butas din dito, maliit. Tsaka dito malaki yung butas. Pag ipunin-punin natin yung huli. Mga, di ko alam, para natatry ko mga isang linggo. Pwede pang pag, hindi mamamatay yung ano, yung hipon dito sa loob. Ganito ginagawa pag ano, pambenta. Pag nagbibenta dito sa amin, marami kasing gumagawa ng ganito, so, panghuli ng iwang. Pag binibenta, dito nilalagay. Kasi minsan, hindi naman palaging marami ang huli. Pag di umabot ng 1 kilo, hindi mo na nilalala. Kasi yung order, hindi naman order ng kalating kilo. Malimit at 1 kilo, 2 kilo, 1 kilo. Ngayon, kung kukunti lang yung trap mo, hindi mo maabutin yung 1 kilo kagad ng 1 araw. Kailangan ano, mga 2 araw, 3 araw, minsan pang aabot pa ng 4 araw. Pagka minsan talaga pag lagi mo nang lagi na yung bantak dito nilalagay mo, kahit maraming uwang, hindi na papasok. Sawa na siguro sa lubi, niyog na pain. Hindi namin alam kung aywan ko lang kung ano pang ibang pwedeng pain. Pero pagkakalam ko, ano lang talaga dito sa amin. Nyog lang. Ihawin mo yung nyog. Parami dyan tumatagal, tumagal sa tubig. Tatagal ng 4 na araw, 5 araw. Kasi pag di mo ihawin, mabilis yan, mga 2 araw. Na ano na yan, lata na. Kaya panibago ka naman, kaya kailangan ihawin mo. Yun unang trap. Tingnan natin. Ay, kung mayroon. Okay. Uy. Dalawa. Ayan. Dalawa. Hindi ganang kalakihan. Ayan o. Ito mga kanter, pagka ganito, pag punta mo rito, kunyari, may huli yung trap mo sa ganito, dito ng area. Lagay mo uli. Kasi baka mayroon pa kinabukasan susunod na araw.
Kaya babalik natin ulit, baka mayroon pa bukas. Pero pag wala nang pumapasok, lipat na. Ito, pag nakalagay mo ng trap ng ganito, kailangan pababa ka lagi sa tubig. Yan o, yung tubig pupunta doon. Kanyari, nandun sa bato na yun, nagtatago yung mga hipon. Yan, papunta kailangan yung ano mo, kasi naamoy ng ano yan, hipon. Yung saan banda yung ano, nyug, ang gagaling. Kaya pupunta rito. Galing doon, kung kunyari, galing dyan, pupunta rito. Ayan, paglagay. Dalawang trap. Ito. Parang wala. Wala nga. May isa lang. Isa, lipat natin kasi isa lang yung maliit pa yung pumasok. Isa lang. Try natin ilipat. Dito natin nilalagay mga canter. Pagka ganito, kunyari nakaharap ka sa tubig, paagos pa baba, nalito ka sa baba. Kung ganito lang technique kung ano, paano mo mapapansin, ay malalaman kung saan papunta yung tubig. Kunyari nakaharap tayo sa ibabaw, tapos dito mo, nandito yung mga yan, mga bato na yan, dyan nagtatago yung mga uwang. Hindi mo pwedeng ilagay doon kasi medyo malakas yung tubig. Dito ka naga ano, gagaroonin mo lang yung tubig oh. Yung lubog, makapansin mo kung saan papunta. Yan o. Yung lubog, papunta doon yung lubog. Pwede rin dahon. Papalutangin mo yung dahon, makapansin mo kung saan papunta. Kaya yung harap lagi, lagi ng ano nyo, trap. Ganito, bantak. Laging nandoon. Kung saan papunta yung tubig. Saan ang ikot ng tubig. Kailangan nakaganon yung ano. Kung talagang papunta yung tubig doon, kailangan yung bunganga nito, yung nakaharap doon, hindi pwedeng nakatalikod ganyan kasi wala makakapasok kasi yung uwang nandito lang sa kwitan. Hindi no, hindi talaga, ayawan ko lang kung iikot, pero hindi ikot, hindi makakapasok kasi isa lang yung pasukan nito, ito lang yung ito sa kwitan, wala na to kasi may harang hinarangan ng ano, dahon. Magpunta na tayo sa pangatlong trap. Tatlong piraso pa lang yung huli natin. Pangatlo na to. Maliliit. Ubus na yata yung ano nito. Maliliit. Pang ano na to. Apat. Wala naman. Ubus na yata yung mga hipon dito. Walang huli. Dito na sa panglima. Ay, may malaki. Isang malaki. Diba? Isa lang. Ay, okay na to. Kasi wala. Lilipat sana natin baba yung mga trap natin kaso may mga tao. Mga tao pala doon. Nagka-trap din. Yan ang subbawa. Hindi na tayo pupunta doon. Sa taas na lang tayo. Dito na lang tayo. Hindi ko alam kung taga saan yan, pero hindi sa taga sa amin yan. Sa kabilang barangay yata yan, hindi ko na nilapitan. Hindi, nasa malayo pa sila. Nasa baba pa sila. Mga canter. Last na lang na trap na pupunta natin. Dito na tayo sa bunot. Isa na lang to. Uwi na tayo. Medyo konti lang yung huli ngayon. Ewan ko kung aabot ba ng 10 piraso. Baka madagdagan pa rito. Isang trap pa. Ibas yung mga bato. Okay, meron. Ayun, meron. Apat lang yata. Apat lang. Eh mga kanter, may dala rin tayong ano, taga pangkasili. Lalagay natin to baka kasi maraming pain. Mga makahuli tayo. Ito. Pangkasili. Maraming pain. Liliit na hipon. Papain natin. Makasit yung bukas. Mga kanter, yan lang yung huli natin. Medyo konti lang.
yung ano natin ngayong araw, unang araw. Ito na yung huli natin, unti lang, hindi pa ganun kalaki, maliliit, medyo may maliliit pa. Ikaw lang sa mga sampu lang yan yung iiwanan natin dito. Hanap tayo ng piso kung saan dito makikita. Iiwan natin to para hindi mamatay. Kailangan nasa tubig to. Mga kanter, nagkita kami ni Ingol. Si Ingol na naugbang takpon. Ibalik dyan eh, ang kuha. Nag-abot kami dito kasi may pinuntahan ako doon sa tapahan na ginagawa namin ng nakarang araw o kahapon. May naiwan kasi. Kaya ako kun ko ngayon. Kaya nakita ko si Ingol dito. Dito siya na taan ng bantak. Nagtaon. Ganitong klase yung kawayan yung gagamitin pag gawa ng bantak. So, wala ka nang bibilihin. Puro kawayan lang yung gagamitin. So, wala ka nang ano, kawayan tsaka yung bagol. Ano nang nyug. Yun lang yung gamit niya sa katali. Ayun o, ito mo yung klase. Mahaba yung ano niya. So, mahaba. Tsaka magaan lang din to. Kahit marami-rami yung kukunin nyo. Hindi ba bigat? Ayun o. Ito yung klase. Pagka nangunguha rin ng ganun yan, kailangan yung straight. Huwag yung balik-balik ko kasi mahirapan kayo sa ano, pinaka-base niya. Yung tinatawag namin na lindog. Mga kartero, marami kasi sa amin dito. Ang tawag sa amin na dito, gawayan na to, bagakay. Maliliit. Yan. Yan yung ginagawa. Yan. Susunod namin, ano, papakita namin to, ituturo. Ituturo ni Ingol pala kung paano gumawa. Si Ingol ay yung marunong sa amin, sa mga hunter. Si Ingol lang ang ginagamit kong trap, gumagawa nun yung tatay ko. Hindi ako marunong. Unang araw namin to naglagay ng trap. Saka yung mga huli namin, iniipon muna namin, dito muna namin dinadala sa bahay. Iipon namin yun na 4-5 araw saka namin dadalhin. Ayan mga kanter, pwede rin to. Ibang klase rin to, hindi to bagakay. Kawayan talaga to, malalaki itong kawayan. Ayan. Pwede rin tong gawin daw, sabi ni Ingol. Pero mahirap to kasi makapal to eh. Kawayan talaga ba, makakapal. Kaya mahirap ang kasi. Kukunin mo pa yung pinakailalim niya. Hatiin mo pa. Pwede rin gawin to. Hunter, umaga na. Check natin yung trap natin. Bali, pangalawang araw na ngayon. Problema nga lang, umulan kagabi. Iwan ko kung bumaha. Kaya check ko ngayon kung kaya bang nusungin yung tubig. Kung gano'ng kalaki yung baha. Kasi sigurado bumaha kagabi. Lakas ng ulan. Hindi na ako pumunta. Hindi ko na pinuntahan yung trap kasi ano, gabi na. Alas 12 na yata ng gabi. Ang ulan, malakas. Tsaka malayo. Hindi ko na pinuntahan. Sana mahina lang yung baha. Kasi yung sapa dito, lubog. Ewan ko lang kasi mahina lang yung tubig. Pero lubog yung sapa. Sana hindi malaki dito sa ilog. Hindi naman masyado ito ng lubog. Sana kaya. Parang walang baha naman. Parang malinaw yung tubig. Ewan ko lang. Malinaw nga, walang baha. Lamat naman. Kala ko malaki yung baha. Ganito kahirap mga kanter. Meron kasing nagtatrap na ano, yung pambenta nila. Ganito kahirap umaga. Pinupuntahan mo pero umaga lang naman. Malamig tsaka madulas pag ganito umuulan. Nag-iisip ka palagi yung trap mo. Kung pupuntahan mo naman, di mo na. Nakakatakot kasi sa gabi. Okay lang kung may kasama, kung wala, nahirap. Bali yung ano dito mga kanter, yung bintahan dito sa amin, pag dito ka talaga sa amin nabili, nasa mga 300 yata yung ano, presyuhan, 300 to 350 bawat kilo.
Pero pag sa labas na, dinideliver na to, doon nasa, ano, baba na. Nasa mga 400 na yata ang kilo. Pero yung isang kilo, hindi mo kayang, ano yun. Hindi mo kayang, ayun, may unggoy mga kantir, oh. Kaya marami yan dito, mga kantir yun, oh. Hindi masyadong kita. Tingnan mo yung mga kahoy. Ayun, oh. Gumagalaw yung mga kahoy, walang hangin. Mga unggoy yan. Ayan, oh, gumagalaw-galaw yung mga puno. Yung banda, oh. Ayan, oh. Kapatong yung unggoy, oh. Medyo malayo kasi. Bumalik na naman sila uli dito. Dati kasi mga kanter, yung may kasama pa ako, pinapahabol namin sa aso yan. Kasi yan yung nangangain ng mga ano, nyugan namin. Ayan o, may mga nyugan dito. Pati yan dyan sa taas, mayroon yan. Kaya pinapahabol namin sa aso. Hinuhuli namin yung mga malalaki dati. Pero ngayon, tumigil na. Tinigilan na namin kasi bawal nga yun. Pero talagang pinapahabol namin sa aso yan hanggang dun sa malayo. Malayong malayo na. Yun o, gumagalaw-galaw o, kahoy o. Yun, may umuwi talaga kitang-kita dito. Kasi hindi ko lang alam kung makita sa camera. Ayan o, gumagalaw yung kahoy o. Diyan banda, o. Oh. Ayan, o. Oh. Airgun lang ginagamit namin yan. Diyan. Paghuli niyan. Airgun tsaka aso. Kasi yung kasama ko parang aso din. Para rin unggoy. Dumadaan sa ibabaw ng kahoy. Hindi na kasi na pumupunta sa amin. Hindi na kami nagkikita, matagal na kami hindi nagkikita. Yun yung doon ako natuto sa kanya, mga aso. Bali yung dalawang aso na kami nagamit, sa kanya yun. Siya nagtitraining nun. Kaso nga lang, kukunin na sana niya, kaso pinagbabawal yung aso sa kanila. Kailangan talian. Okay naman mag-alaga, kaso talian. Kaso kawawa yung aso, kaya iniwan na lang dito sa amin. Ngayon, nasa akin yung aso, dalawa. Si Unisto, tsaka si Chuk-Chuk. Magaling din yun, pag lahat ng ano pag lahat ng klaseng ano wild hinahabol nun. Kaya magaling na aso. Hindi ko lang dala yung airgun ko. Kung dala ko yung airgun ko, pinuntahan ko na yan dyan. Kaya medyo malaki yung puno dyan, pero may mga daan na, may mga daan kami dyan. Kasi dati inano namin, pinapasok namin yung gubat na yan, yung kamundukan na yan, you know. May mga daang kami dyan eh. Lalaki. Yan, dali na naman yung mga puno ng yung dyan, yung mga bunga dyan. Kasi ang dami yan. Dati, nung inaano namin yan, kulang-kulang 20-30 mahigit yan. Yung ano na yan. Mga unggoy na yan. Kaso nga lang malaki yung ano dyan. Yung area nila. Papunta dun sa baba. Paikot dun sa likod. Kaya hindi mo basta-basta mahuhuli. Ayun o. Makikita dyan sa camera na itim. Ay, hindi ko alam kung malayo kasi. Cellphone lang yung ano natin, camera natin. Yayaan na lang muna natin dyan. Kasi wala rin akong kasama. Unang trap. O, maliliit. Pangatlong trap na ito mga kanter. Walang huli. Dalawa. Ilipatan natin sa taas ito lahat. Kasi walang huli dito. Wala nga o. Wala rin. Ilipat na natin ito. Mga
kanter, walang huli. Unti lang, meron pero unti lang. Lipat natin yung mga trap natin. Kasi baka ganito, pagka wala talaga, walang huli na, baka nagsawa na sa pain natin. Tsaka magpapalit pain tayo. Nyug na inihaw. Inihaw na nyug. Tsaka lilipat natin ito sa bandang taas. Pero pag bukas, wala talaga. Wala na. Kukunin na natin to. Hindi na papahinga muna natin. Mga isang linggo. Tsaka tayo babalik. Kasi wala ngayon, isa lang yung malaki yung huli, isa lang yung malaki yung huli. Pero meron pa tayong check na trap sa taas. Kasi 11 to eh. Ano pa lang to? Dito pa lang. I-check natin mamaya. Sir, kung yung huli natin sa itong ano trap ko, unti lang. Ayun oh. Unti, isa lang yung malaki. Ito. Isa lang. Bali ito yung dito nangingitlog, bali ito yung lalaki. Ganto. Ito yung binibili ng ano 300 isang kilo. Pagkita medyo maliliit yung mga ano yung mga nangingitlog, yung mga hindi nangingitlog yun malalaking ano yung mga sipit nila, mapapansin mo malalaki ito, ganito rin hindi nangingitlog yan, pero medyo maliit pa ito yung mga nangingitlog, ito maliliit sila pero may malalaki-laki din na ganito. Ito yung klase na binibili ng 300, hindi yung iba. Ito may mga ibang klase rin to. Ito, hindi na lumalaki itong mga to. Ganito lang talaga kalaki. Ayan o. Ang tawag sa amin ito, manggulimbaw. Ito, yung lalaki na manggulimbaw. Ito. Ayan o. May malaki nito, pero hindi ganun kalaki yan. Makapansin mo, kasi malalaki yung sipit niya. Yung lalaki. Ayan o. Yung hindi nangiitlog. Ayun, karamihan manggulimbaw yung huli. Maliliit. Kunti lang yung huli natin sa pitong trap. Pero meron pa tayong puntahan sa taas. Sana meron doon. Last na lang to, yung huli natin, napakakunti. Try natin, baka tingnan natin. Yun, may isang malaki. May dalawa. O isa lang. Lang. Okay na ito kaysa wala. Gaya din tayong ano dito. Taan. Pangkasili. Yan, tingnan natin baka meron. Nako. Pinasok sa butas. Ay, walang huli. Bain lang din. Balik na lang natin. Baka kainin yan bukas. Wala pa isa rito. Oh, wala din yata. Wala nga. Ay, iwan na lang. Baka bukas meron na yan. Sana. Yan mga kanter. 10 lang yung nadagdag sa ipon natin. Yan yung ipon natin oh. Pan 2 days, 2 days pa lang, 2 days. Bali dalawang araw pa lang to. Unti lang oh. Siguro na sa mga kalahating kilo yan. Unti lang yung huling yun, 10 lang yung nadagdag. Kaya bukas uli. Baka maraming na bukas kasi nilipat ko yung mga trap ko. Iiwan natin uli ito. Pero si Mood Mungol. Si Mood. Sa. Dito po. Easy go.